Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell for more updates. Ito yung vlog na walang katuturan, yung content ko, tapos nakakapagod panoorin. Ito yung vlog na walang kwenta. So, hope ma-enjoy mo kahit na hindi masyadong maganda yung pagkakagawa. Thank you. Day in my life. Day after day. Yung wala ka talagang magawa sa buhay, kaya yan lang yung dapat mong gawin during lockdown. So, yun mo muna sa bahay habang kami lang apat na sa bahay, kasi meron ng sarili-sariling pamilya yung kapatid ko. Ako at saka si Bruso lang nasa bahay kasama yung mother at saka grandmother ko. So ako muna yung maglilinis at saka di ba si makasayot itong namin na bago yung maghugas ng lahat na lahat ng kalat sa bahay. So mamaya uwid naman ako sa Marawi, so pagbigyan na yan lang din na malaman ibibigyan natin to. This is the life that I used to. Tulong-tulong lang. Nobody knows how hard, how difficult it is. Yung lola ko nang salita, wala na daw siyang maasahan. So, ako, ilang din ng bunso nasa bahay, sama ng dalawang matanda. So, I have to exert more effort to earn a living. Sanay na sanay naman ako. Hanggang sa gusto ko na rin. Gusto ko na rin ito. Ayan, malinis na siya. Malinis siya malinis. Thank you.
Yan, tapos na. Linis na ang mesa. Makuha sa mga plato. So ngayon, basa pala. Tuko. Yung pinakamaliit na Panasonic. Kasi sa television namin na minsan lang. Ito. Yan. Ito sana palalagyan ko to sa taas ng hagdan. Kaso wala pang budget. So ito ginawa na pala namin. Tapos, ito kung dito nag-aaral yung pamanggin ko, ay sorry. Ito na lang, mangigot yung upuan niya. Dalawa. Ito, snake plant namin. Yan. Snake plant. Madali daw sa loob ng bahay. Ito lang kaya. Tapos, kung makikita nyo, nakalapag pa rin ako dito ng higaan ko. Kahit na may sarili akong kwarto, hindi ako sab. Hindi ko ma-feel yung buhay na nag-isa sa kwarto kaya gusto ko sa labas. Matulog. Ganyan kasi ako matuhay. So yun, dati pinakita ko na to. Ito yung kwarto ng isang kapatid ko. So dati nito naka-open. Para yung hangin is magandang pasok. Ayan. Ayan. Ito yung higaan nila. So tour. Nag-tour tayo ng bahay. Tour na walang ang kwenta-kwenta. So this is my mother's room, pero nagpalit na kami ng kwarto. So kukunin ko na to. Yan. Ito yung higaan niya. So possibly magiging akin na rin to. Pero lalabas na sa akin yun. Lalabas ko rin to. Tapos pink nga lang, pero ayusin natin. Huwasan natin. So, ito yung mga awards, medals, at saka kung ano-ano, chichipureche. Pero ito yung pinaka-importante sa lahat. This is the most important one. Achievement ko when I was in college. When I finished my first degree. Hopefully, madagdagan. So, ito yung pinaka... Ito makikita nyo yung dating kasalang kapatid ko. Nandito pa rin. Lagi nila. Kwarto nila to na hindi pa rin masyadong ayos. Wala kasing kalaman-laman yung bahay namin. So, yun. Yun. I hope yung nagsabi na mag-house tour. Kung makikita nyo, yan yung mga... Yan. Ganito. Yung tingnan nyo yung ano namin, yung wiring namin. Hindi pa kasi maganda. Hindi pa kasi ako nakakabili ng yung naka-install talaga. So, this. Ito yung sana ano namin ito naka-open para may maliwalas ang panahon ng araw. So meron din ako dito mga tag dito tulad nito. Ito naman. Ito makapaniwala, it is almost 40 years of existence kasi dalaga pa yung nanay ko is higaanan na to. So mula butik lang na to. So pinlaro nito sa masyo. So ito, napakaganda talaga nito. Marami. Ayan. Ang puno. So ito yung kwarto ko dati. Pero ngayon sa mother ko. Ayan. So, ito yung main door namin. Makikita nyo. Iba talaga yung bahay namin. Ay, iba sa lahat kayo. Wala. Yung ata. Ito yung sala namin. Ito yung upuan. Ito naman, ito yung mga awards ng mga kapatid ko. Ito yung sa GPST, Joint Peace and Security Team. Diyan. Sa MI, my left. So ito naman is sa kapatid ko. Best in Malong Atar. Yan. Tapos Mr. Hyacinth.
siya yung partner ng muse nila sa paaralan. Yung gusto namin tapos ito yung mga awards niya. Ayan, mga medals niya. Ito. Mga certificate din nila. Ayan. Ayan. So, guys, sana na turo ko kayo, na guide ko kayo sa bahay namin na lang kwenta. Tapos ito naman, yung kwarto na ito na maliit. So, supposedly, ito dapat talaga. Sa grandmother ko, pero ayun na niya. Pero rin namin kasi siya itong natili kayo. Medyo malayo sa apat na kwarto sa loob. So, baka magiging sa bunso na namin ito. Ito. Itong laman. Puro black damit. Yan. So, hopefully guys, mapayos ko ito by 2021. Meron kasi akong pinaplanong bilhin, so hindi ko ito matapos-tapos. Ito nga pala itong cabinet, kitchen cabinet namin. Ayan. So, meron dito sa tapos, may extension kami sa labas na gagawin ko sana ng sala at saka kainan. Aside from dito, kasi magiging dirty kitchen ito kasi malapit lang siya sa CR. Ito yung CR namin. Itong CR namin. Puso lang ang ginagamit namin. Ayan, CR. Dalawa to. Tapos, ito naman is in, ayusin ba? Kasi, ito yung sa ingan na apoy ang ginagamit. Para if ever na maubusan halimbawa ng gasol, so hindi kami hindi namin kailangan full, kaya meron kaming masasaingan ng buhay sa probinsya. So ito sana yung gagawin namin sala. Ayan, yan sa taas, diba? Yan yung maganda. So ito, so supposed to be dito ilalagay ang waiting area. Baka kasi marami tayong bisita. Tapos dito naman yung sana yung kainan. So doon ang waiting area, kainan para dala-dalawa. So, I hope nasagot natin yung house renovation na sinasabi nyo. Ito, this is my bunsos motor. Tapos, ito yung pinagmamalaki ko sa lahat, itong coconut bonsai ko. Itong coconut bonsai ko is 3 months na siya. Hindi pa maganda, inaayos ko pa. So ito, ito makikita nyo. Ayan, marami na siyang minang leaves. Tapos may maliit pa rin itong coconut bonsai na inaayos ko. Ito, saan mo yun? Ito. Coconut bonsai po yan. Ayan, tingnan nyo, makikita nyo yung itong dalawa. Napakaganda niya pag lumaki. Tapos, snap lang. Ito sa labas yung dapat sana na magiging kung namin yan, compound. So, dito sana, if you're magkaroon din ng sasakyan, dito pupunta doon yung basta, lalagyan ng ng sasakyan. Ito yung sala sa labas. Labas talaga yan. Ayun, may pusa po kami. Marami kami yung pusa. Ito yung pusa namin na maliit. Say hi! Ayun, tapos yung may kulay orange. Ayun yung isa. Oh. Ayun, orange. So, makikita nyo, tagal talaga mag-renovate eh, walang pera. Yung pera kasi, hirap kitain ngayon. So, wala rin tayong sahod na malaki-laki. Tapos, kung wala lang sideline halimbawa, nagbenta ng sa online, halimbawa yun yung mga sideline ko. Tapos, may mga magbigay sa atin, halimbawa, yung mga kunting tulong mula dun sa mga kaibigan. Halimbawa na lamang yan, na halimbawa may nagpapatulong. Ayan. Ito yung ayan. So ito, hindi talaga ito maayos, hindi pa talaga ayos, kaya wala kami talagang budget. So maraming salamat. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please click the subscription at saka
talaga ako sana mag-vlog. Comment, like, and share kung okay lang. Pero maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik doon sa aking YouTube channel.